Mainit na tinanggap ng maraming taga Mindanao ang pag-endorse ng Pangulo sa Bangsa Moro Basic Law sa Kongreso. Nagbibigay raw ito ng pag-asa na makakamit ang kapayapaan sa Mindanao, pero may ilan ding ayaw pa kasiguro na ito na nga ang solusyon sa ilang dekadong gulo roon. May news to go si Marie Sumali. Nagtipon-tipon sa bayan ng Bacolod sa Lanao del Norte ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor kasama ang lokal na pamahalaan at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process para ipakita ang suporta sa isinusulong na Bangsa Moro entity. Inimprenta nila ang kanilang mga kamay sa semento para ipakita ang kanilang pagkakaisa para sa kapayapaan. Para sa mga taga-Lanao del Norte, malaking tagumpay sa layuning ito ang pagsumite ng Bangsa Moro Basic Law sa Kongreso kahapon. This is high time for us to strengthen our efforts on the ground to let the people understand, especially the Bangsa Moro Basic Law, because this is the solution of the Moro problem, including the Filipino problem as well. Mainit din tinanggap ng mga Moro sa Cotabato City at Maguindanao ang balita. Umaasa silang tuloy-tuloy itong makakalusot sa Kongreso para maituloy na ang plebisito. Nagpapasalamat tayo sa Presidente kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi matutuloy itong basic law. Pangalawa, magandang hangarin yan para sa aming mga kababayeng Muslim. Bago umalis ang Presidente, kung mapalitan siya, ayos na. Wala nang gulo dito sa amin. Gayunman, hindi pa rin kampante ang ilan na ang Bangsa Moro Basic Law ang solusyon sa gulo sa Mindanao. Maraming iba pang grupo na humihingi ng ganun din paraan o patakaran, gaya ng mga BIFF, gaya ng mga Busayap, or some other groups, mga misguided elements. Ayon naman kay Mike Tagalog, commander ng Moro National Liberation Front o MNLF na nakabase sa Cagayan de Oro, labag sa nauna ng Tripoli Agreement, ang Bangsa Moro Basic Law. Noong 1976 sa Libya, pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at MNLF sa pamumuno ni Nur Miswari ang Tripoli Agreement. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga legal officer ng MNLF ang kanilang apela sa international community. Mariz Umali, GMA News.